Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong pagsabihan ni Dr. Tanyag itong si Doktora Annalyn Santos na huwag na umano itong umasa pa dahil hanggat nandyan umano ang kanyang anak na itong si Zoe ay paninigurado umano nitong hindi umano ito kilalanin ni Dr. Tanyag itong si Annalyn dahil ayaw umano nito ni Dr. Tanyag na masasaktan ang damdamin ng kanyang anak na itong si Zoe. At dito hindi rin ito napigilan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang sarili at agad naman din itong sinagot ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama at sinabihan nito ni Dr. Annalyn Santos na anak rin naman umano siya ni Dr. Tanyag. Ngunit agad naman itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag na hindi umano nito matatanggap ni Dr. Tanyag bilang anak itong si Annalyn kung kaya't huwag na umano itong umasa pa at mas mabuti pa umano ito na lumayo na lamang umano sa kanya upang hindi umano ito masasaktan. Priority umano nito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Zoe. Sa kadahilanan na agad naman din itong iniwanan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama at agad naman itong nagpunta itong si Doktora Annalyn Santos sa tiris at habang iniisip nito ni Doktora Annalyn Santos ang mga sinasabi ng kanyang ama ay dito nakapagdesisyon din itong si Doktora Annalyn Santos na mas mabuti pa umano nakalimutan na lamang umano nito ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama at huwag na umano itong umasa pa. Natatanggapin itong si Doktora Annalyn Santos ngayong ang kanyang ama na umano mismo ang nagsasabi na layuan umano ito ni Annalyn. At habang nag-iisip itong si Doktora Annalyn Santos ay ikinagulat naman din ito ng kanyang ina na si Linit nang makita nito ni Linit ang kanyang anak. Sa kadahilanan na agad naman din itong nilapitan ni Linit ang kanyang anak at agad nitong sinabihan ni Linit kung ano umano ang mga iniisip nito ngunit nagsisinungaling itong si Doktora Annalyn Santos at hindi nito sinabi ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang ina na si Linit ang mga pinagsasabi ng kanyang ama dahil ayaw rin nito ni Annalyn na masaktan kanyang ina na itong si Linit. At dito, habang iniisip nito ni Doktora Annalyn Santos na hindi na umano nito kilalanin pa ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama ay hindi nito sinasadya na bigla na lamang magkatagpo muli ang kanilang landas at nang magkaharap na itong dalawa ay hindi naman ito pinapansin ni Annalyn itong si Dr. Tanyag ngunit hindi naman din ito sukat akalain ni Dr. Tanyag na masasaktan ito sa mga ikinikilos ng kanyang anak na itong si Annalyn na binaliwala na lamang nito ni Annalyn itong si Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.